Kumusta ang inyong mga July na 11 na ngayon? Kamusta ang mga preparations katulad ng Grace? Hi ma'am, nasakabanatuan po ako ngayon. Apo, father-in-law ko po, apo. Kahapon po yung internment niya. Kailangan makabalik agad kasi we only have 10 days travel pass. Pero hindi naman mahirap magbiyahe. Wala pa pong biyahe ng bus, so meron po kami sinakyan na private car. Certificate of rapid test. Apo. Pag uwi, meron din quarantine na gagawin? Yun, hindi na po. Basta point to point po. Bawal po kami lumabas. Bawal maglakwat siya. Yes, ma'am. Kasi kapag nauli kami na lumabas, iko-quarantine po kami. Ganon. Hi, Vidir. Good morning. Wow, morning. I'm so happy na dalawa sa mga national awardees are here today to grace on Imhel's talk. Kumusta binir dyan sa Dasmariñas? Mabuti naman po, patuloy ang pagtaas ng cases. Eh, kasi marami din naman kasing mga tao dyan sa Dasma. Kumusta naman enrollment yung binir? Halos enrolled na din naman po ma'am lahat mga bata. May dry run kami ma'am netong week. That's good. Okay, shall we begin? Shout out okay. Sir Joel, welcome here. Yeah, nag-usap na kami ni Sir Joel. Siya ang unang nag-enroll. So may pa-jacket po si Sir ER para kay Sir Joel. Hi, salamat ma'am. Ano yan ha? Diyan na rin si Ma'am Kao. Good morning, Ma'am Kao. Hello, Ma'am Kao. Good morning po, Ma'am Spencer. Good morning, ma'am. Good morning, ka, Ma'am Kao. So good morning, everyone. Welcome to Coffee Talk Online with Vic Marie. Today is Saturday, July 11, 2020. And we have another interesting session for you today. Let's begin with a prayer. Lord, thank you for your wonderful presence in our midst today. Thank you, Lord, for our good health and all the blessings that we receive from you for our work. Lord, it's a blessing that comes from you. Thank you, Lord, that you continue to enrich our lives despite the pandemic, Panginoon. We pray, Lord, you continue to protect us and to provide for us. And we also pray for those who are jobless right now, Lord, that they could also look for alternative jobs, Panginoon, provide for jobs in our midst. Uplift, Lord, the economy of our country so our countrymen will not go hungry. We'll still continue to survive this pandemic, Lord, in your presence and hold us in your embrace always. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so amen. For our talk today, please mute your mic and then turn off your video. And then if you have some questions, you just, you know, write it in the chat box. And if you really want to share with speaker, turn on your mic and ask your questions directly. Okay, this show is brought to you by our sponsors, the Nescafe Classic. For your financial coaching needs, I'm recommending my friend Adolf Roque. And try to contact him through the contact numbers that is flashed on the screen. Coffee Talk Online has an FB page. So on to wala like. Po kayo, wala po kayong presentation? Wala ba? Wala po. So Coffee Talk Online with Vic Marie has an FB page. So if you want to be updated on the topics that we have, visit this page or like this page for more information on our Coffee Talk Online. For the past season, we have already have 6 episodes for season 1. It's already uploaded to the YouTube channel Learn with Vic Marie. Try to also look for it and watch it. There are a lot of the topics that could be of interest to you about going to other countries for teaching and what they have learned in their journeys in life. The next one is a second season is already here. We already have 2 episodes uploaded in the YouTube channel. Previously, we had our guest, Aaron Laudensia, representing the division of Pasig DepEd. He told us about preparing videos for science classes. There are 4 elements that he shared with us when you are sharing videos in your online classes. The first one is you have to consider the content of your video. The next one is how you present your video, and it's not on only the essential element in your teaching for an hour. You also have to consider your interaction with your students as well as how you evaluate the students in your
in your session. So you also have to visit that one because he was able to share with us some of his tools in preparing for videos for science classes. So today we have another guest, and I am very happy to welcome this person, Fredimel A. Ordinado, in our sessions in Coffee Talk Online. He's one of my special children, Bachelor of Science and Physics for Teachers. We will know kung anong batcha later. So I forgot, para kasing he's still in my classroom. Today, he will be sharing with us about creative process of video making, and he is representing the Department of Education in the province of Laguna. So we are now on extending our breadth at tsaka reach ng ating Coffee Talk Online, and we are now in Region 4A. Welcome, Fredimel, to Coffee Talk. Good morning, Imhel. So his nickname is Imhel, so I usually call him Imhel. Good morning. Morning po. Morning po, Ma'am Vic. Hi, hello. Kumusta? Nakalimutan ko na kung anong time ka graduate sa PNU. Anong batch ka? Batch 2015 po, kung di ako nagkakamali. Then, classmate ko po yung isa sa mga viewers po natin ngayon, si Benner po. Magka-batch po kami. Anong maalala mo sa buhay mo sa PNU? Ako po. Wala, yun po yung isa sa pinaka-challenging part ng buhay ko nung nasa PNU po ako. Kasi di ko po alam kung natatandaan nyo, ma'am. Di ba sabi ko nga po nung introduction po nung class nyo, ako po ay 50% independent sa pera ng aking mga magulang. So yun po, maraming bagong experience, marami pong bagong nadalaan, maraming bagong nakilala, marami pong professors, and syempre po madaming challenge po na nilagpasan po. So yun po, marami naman din po ako nag-experience. Naging student assistant po ng RCTQ, tsaka po ng UEMPRO po. Yun po yung mga hindi ko malilimutan na experience ko po sa PNU. Masaya naman kasi ang naalala ko lang dati ay lagi kitang binibisita sa UTMT kung may oras ka, di ba? So after graduation, saan ka nag-work? After ko po sa PNU, nag-work po ako ng 6 months po sa Ayala Labang. Then po sa Ayala Labang Village, may school po sa loob nun. Maria Montessori Foundation po yung pangalan ng school. Then after po nun, nag-leave po ako doon sa school para po mag-review ng board exam kasi hindi po ako nag-take po nung unang batch ng September po. Nag-take po ako ng March. Tawa naman po ng Diyos, nakapasa po ako nung March. Yun nga lang po, hindi daw po pala tumatanggap ang public school ng March. Ang buwan po pala ng kanilang pagtanggap ay from December to January, magpapasa po ng papers. Tapos, yun lang po yung magiging, para magiging qualified po sila pagdating nung opening ng school ng June. After po nun, naging sumideline po ako ng konti sa call center habang hindi pa po ako nasa sa Converges po yun sa Northgate. Then, nung nag-open na po syempre yung school, nag-apply na po ako. So, luckily naman po, nakapasok po ako agad. Masaya po ako kasi yung school po na pinagtuturuan po ngayon ay doon po ako nakagraduate nung high school. Oh, that's nice. So, talagang serving with your teachers before. So, how is it? How is your school treating you? For the first 2 years po, medyo challenging po siya kasi after po natin mag-aral, akala po natin ay medyo gamay na po natin yung pagtuturo. Pero nung nandun na po ako sa actual field, marami po palang hindi pa ako alam. Marami pa akong bagay na kailangan na ma-master. Dapat hindi lang ako magaling dun sa content ng lesson ko. Marami pa palang aspeto yung classroom na maaaring hindi na ituro nung education nung college. So nandiyan yung pakikitungo sa mga bata, pakikitungo sa magulang, at yung iba-iba pang mga bagay na malalaman mo through experience. Kaya sabi ko nung nag-apply po, bakit kaya napakalaking puntos ng application yung experience? Yun po pala, bawat isang taon ng experience mo, napakarami kang bagay na matututunan na hindi matatapatan nung pinag-aralan mo nung college. Ayun po, 3 taon pa lang ako sa pagtuturo, pero patuloy pa rin po akong natututo. With the help of my co-teachers, mga mentors po, and lahat po ng nasa school. So, how do you feel ngayon na mag-migrate tayo from school to home learning? Ready ka na ba? Tingin ko naman po ready po kasi ang nakikita ko pong trend ay pag-migrate tayo online. Pero so far, 2 option naman po ang binibigay ng DepEd sa ngayon. We have the modular approach and the online. Na yung modular nga po ibibigay para dun sa mga walang internet connection or gadget sa bahay ng student. Ngayon po, sa totoo lang po, wala pa pong ibinibigay na concrete na guidelines ang DepEd kung ano ba yung magiging flow po ng klase. Sa ngayon po, ang binibigay pa lang po nila yung competency na kailangan magawa ngayong school year. Tapos po, yun pong binibigay nilang options na modular and online.
nagsasabi din po sila na pwede pong mag-migrate din po ang learning sa television and sa radio. Pero so far po, halos lahat po yun ay nasabi pa lang sa amin na teachers as announcement. Pero wala pa po talagang solid na guidelines. How about your school? How do you prepare? So both then, yung online at saka module. Parang isa-segregate po yung teachers na kung sino po yung available magturo online at sino po yung mag-aasikasa ng modules. Kailan mo nagiging interest ang paggagawa ng mga videos sa for your classes? Undergrad ka pa, mahilig ka na talaga, di ba? Kasi pwede naman po tayo mag-download na lang ng video. Ba't pa po tayo magpapakahirap na mag-edit? Pero pag tayo po kasi nag-edit ng video, meron siyang personal touch na kumbaga mas fit po siya dun po sa classroom na tuturuan. Tsaka alam ng mga student na, abo, si Sir pala yung gumawa na itong video, no? Kasi sinisipuha ko palagi. Okay. So I think it's high time for you now to share what you have experienced in your classroom. So we will also learn from your experiences. Thank you, Imhel. And take it away. I would like to greet yung mga people po ngayon sa Google Meet po na ito. Especially po yung mga naging professor ko po nung college. Si Sir si Professor Palomar po. Si Ma'am Kao, nandyan po. Kung pinatayo daw po. Kung pinaupo niya daw po. Kao po, Ma'am. Bumingo po ako sa inyo noon. Tapos po yung, ayan po, yung kabatch ko po na si Benner. Yan. Ang topic ko po for today is creative process of video making. So, paano nga ba ako personally gumagawa ng mga video, especially yung mga instructional video na ginagamit ko sa classroom ko. And hello, so na-introduce na po ako ni Ma'am Vic. Ako nga po si Fredimel Ordinado, but my nickname is Imhel. Yan, ang pronunciation po niya ay Imhel. Right now, isa po akong junior high school science teacher, grade 8. Tatlong taon na po ako na nagtuturo so far. So, pang-apat na taon ko po itong coming. Bago po ako magsimula, I would like to share how I started in video editing. Bakit nga ba ako na-enganyo? Bakit ako natuto? Paano po ako nagsimula sa pag-edit ng videos? So, ang pinakaunang naaalala ko po na nag-edit ako ng video is way back 2008. 2008 po, ako po ay grade 8 po yata ako nun or isang second year high school nang tawag po ngayon ay grade 8. So, noon po, hindi pa naman po talaga uso yung mga ganyan na video edit. Pero yung teacher po namin nun, nung grade 8 po kami, nagpa-project po siya ng isang video kung saan nag-assign po siya ng mga topic bawat group. Ang na-assign po na topic sa akin nun ay quadratic equation. Nagbigay si new teacher namin ng isang bagay na gusto niya makita. Gusto niya daw makita dun sa isang video na yung guhit daw po ay unti-unting gumuguhit dun sa coordinate plane. So ako po, wala po akong idea noon kung paano gagawin yun. Pinag-aralan ko po, ang naging solution ko noon ay kumuha po ako ng dalawang picture ng coordinate plane. Yung isa, blank lang. Yung isa, meron ng guhit. Tapos ang ginawa ko noon, pinagpatong ko yung dalawang video, tapos nilagyan ko siya ng transition na swipe. So ang naging effect niya, habang nagta-transition yung picture, ang effect niya parang nagkakaroon ng guhit unti-unti. So yun yung isa sa pinakaunang naalala ko na gumawa or nag-edit ako ng video. So that's way back 2008. So next naman nun ay barkada travel videos. So pag nagagala kami magkakabarkada, ang ginagawa ko po ay, syempre kumuha kami ng pictures, kumuha kami ng video. So, ang ginagawa ko nun, ako yung nagtatagpi-tagpi ng mga pictures at videos namin para magkaroon kami ng parang masasabi namin na travel videos. Ayan, so that's way back 2010. On 2012 po, while nasa PNU po ako, nagkaroon po ako ng experience na napagkakitaan ko po yung pag-edit ko ng video. So, yung isa po sa professor ko po noon, si Ma'am Paz po, si Dr. Maripaz Morales po, nagpe-present din po siya ng kanyang papers sa ibang bansa. So meron po siyang option na ang gagawin na lang po ni Ma'am Paz ay magre-record na lang po siya ng video tapos isesend niya po sa ibang bansa. Ako po yung pinag-edit ni Ma'am ng video niya. Ako na rin po yung nag-take ng video ni Ma'am noon. Pinag-edit po ako. Tapos yun po yung first time na parang nagkaroon po ako ng kita sa pag-edit po. Nagtrabaho po ako bilang student assistant. So kinuha po ako ng Professor Palomar po sa UEMPRO, University Events Management. Nandun po ako sa office na yun. Ang isa po sa ginagawa ko po noon ay nag-e-edit po ako ng video na lalabas dun sa malaking TV dun sa entrance po ng school. Po yung mga natatandaan ko na pagkakataon po na nag-e-edit po ako ng video. May bayad nga po dun yung student assistant. So nagkaroon po ako ng kita din sa pag-e-edit ng video. Then right now po, ang pinaglalagyan ko po ng mga video na nai-edit ko ay yung YouTube. So ngayon po, meron po akong YouTube channel. Ayan po. May mga ina-upload po ako doon na
mga personal adventures, mga instructions, mga bagay na pwede makatulong sa kapwa ko teachers, mga bagay kung saan na-develop yung pag-i-edit ko ng video. Let's go to the next part. Why videos need to be edited? Bakit nga ba kailangan pa natin i-edit yung mga video? So maraming dahilan kung bakit kailangan natin i-edit yung mga video. Ang pinakauna dyan ay yung mga video na hindi pa na-edit or ang tinatawag ko doon ay raw videos, may mga parts na tahimik lang or yung silent moments or yung mga boring. Halimbawa, nag-record ako ng video. May mga time na inaalala ko yung kailangan ko sabihin. Or may mga oras na nagbabasa ako ng script ko. Ang ginagawa doon po ay nire-remove po siya, ine-edit. Kapag nag-shoot ka kasi ng video, meron doon mga oras na tumitigil ka sa pagsasalita or nag-iisip ka, inaalala mo yung sasabihin mo or nagbabasa ka ng script. So yung mga moments na yun, yun yung mga isa sa tinatanggal kapag nag-i-edit po ng video. Then next, video quality can be adjusted. Kung masyadong malabo po yung video, pwede natin dagdagan ng brightness. Kung medyo kiling po yung video, pwede po natin i-rotate ng konti. Pwede natin ma-enhance yung quality ng video kapag ina-edit po natin. And also, yung audio or yung sound ay pwede natin ma-fix or added. Pwede tayong magdagdag ng music. Pwede tayong magdagdag ng background beat. Magiging mas lively yung video natin. Next, pwede rin tayong magdagdag ng transitions between shots or between videos para maging smooth yung flow ng video. Siyempre, pwede din tayo magdagdag ng special effects. Pwede tayo magpatong ng image. Pwede tayo maglagay ng caption. Pwede tayo maglagay ng iba't ibang uri ng multimedia. Halimbawa, nun ay yung mga video na nagre-react ka sa isang video or nag-explain ka sa isang video. Pwede mong idagdag yung picture mo na nagre-react ka dun sa video dun sa total space ng video mismo. So maraming dahilan kung bakit ine-edit yung video. Para maging mas malinis, para mas maging engaging, at marami pang iba. Kaya naman, ngayon, sobrang dami na ng tao na natututo na mag-edit ng video. Lalo na, ngayon, kung mahilig kayo manood ng mga nagbablog na tao, makikita mo sila habang tumatagal, umuupa na sila ng sarili nilang video editor. Bakit? Yun naman, tingin ko kasi ang pag-edit ng video ay isa ding bagay na matrabaho. Halimbawa, nag-record ka ng 10 minuto na video mo. Bago mo ma-edit yun, lampas 10 minuto din yung gagastusin mo kasi papanoorin mo ulit, ikakat mo pa, i-analyze mo pa kung ano yung mga sinabi mo, magdadagdag ka pa ng mga bagay. Matrabaho din ang pag-edit ng video. Mas mahabang video, mas matagal yung gugugulin mo para mag-edit. Kaya nga ngayon, ano na lang po yung ginagawa ng ibang tao? Mas gusto nila na nagla-livestream sila. Ano yung kagandahan ng livestream kaysa dun sa video na ipe-prepare pa natin? Pag livestream, syempre, hindi na natin kailangan i-edit. Pero pag video, syempre, ipaprocess pa po natin yun. Yun yung dahilan kung bakit maraming tao yung nag-aaral ngayon mag-edit. So syempre, kung kailangan natin mag-edit ng video, hindi mawawala yung mga devices. Ano nga ba yung kailangan natin gamitin? Ano nga ba yung mga gadgets na kailangan? Kailangan ba natin bumili pa ng camera? Okay, dalawa lang naman yung kailangan natin kapag nag-i-edit ng video. So kailangan lang natin una ng recording device. At syempre, kailangan natin ng editing device. Kung saan tayo magre-record at kung saan tayo mag-e-edit. Okay, so tingnan nga muna natin kung ano yung mga device na yan. Sa recording device, ayan yung pinaka-common, smartphone. Halos lahat na ng cellphone ngayon ay merong camera. Video camera. Habang tumatagal nga, paganda ng paganda yung quality ng mga camera ng cellphones. Or second, pwede rin tayong kumuha ng camera mismo, digicam, DSLR, and pangatlo, webcam. Halos lahat naman po ng laptop ngayon meron ng built-in na webcam. Pwede tayong bumili ng webcam na pwede natin i-attach sa ating laptop. So lahat yan ay pwedeng makakuha or makapag-record ng video. At syempre, pangalawa, editing device. It can be on a smartphone, sa cellphone, or sa computer, laptop. So kung mapapansin nyo, yung smartphone, recording device na siya, editing device pa. So, ibig sabihin, yung smartphone, sobrang versatile na niya kasi pwede na siyang ipang kuha ng video, pwede pa siyang ipang edit ng video. So, hindi na natin kailangan pang bumili ng mga gadgets. Hindi na natin kailangan pang magsadya pa ng mga gamit. Hindi na natin kailangan bumili pa ng camera. Hindi na natin kailangan na bumili pa ng mamahalin na gamit. Smartphone lang. Cellphone lang natin. Pwede na natin ipang capture. Pwede na natin ipang edit. Karamihan ng kabataan ngayon magagaling na mag-edit ng video. Paano ko nasabi na magagaling na sila mag-edit? Pag nag-scroll po ako ng Facebook, hindi pwedeng walang video ng TikTok na pwedeng hindi ako makikita.
lagi na lang merong video ng TikTok. And yung video po na yun, mga edited video po siya kasi merong mga cut, dinagdagan po nila ng music, nilagyan po nila ng mga effects. So yung mga video po na yun ay edited na rin. Although mga maikling video lang po siya, mga 15 to 1 minute, ganun, pero edited video pa rin po yun. So habang tumatagal naman po, nagiging basic skill na rin po ang pag-i-edit ng video. Kailangan lang natin ng recording device and editing device. Device para mag-record ng video, device para mag-edit ng video and kumuha ng video. Technically, kahit nga wag tayong magkumuha ng video eh, marami tayong makikitang video sa YouTube na wala namang video nung tao na nagsasalita, voice over lang. Tapos, nagko-collect lang sila ng mga picture, mga video, pinagduduksong-duksong lang nila yun, tapos magbo-voice over lang sila dun. So, ibig sabihin, not all videos ay merong video na nagsasalita or yung picture na nagsasalita. Kasi pwede rin na voice over lang. So kahit naman voice over lang, ano pa rin yung pwede natin gamitin doon? Yung cellphone pa rin. Yung cellphone ay mayroong application na voice recorder. Pwede tayong mag-record ng explanation natin sa mga bagay-bagay na yun. Punta na tayo sa main point ko, sa main part ng lesson na to, kung saan i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng video. Ano nga ba yung steps na ginagawa ko para makapag-process or makapag-edit ng video. Hindi lang ako kagad-kagad na nag-shoot ng video. So, una kong ginagawa ay nagpaplano muna ako. Brainstorming and research. Iniisip ko muna kung ano yung bagay na gusto kong maging topic ng video. Halimbawa, yung isa sa video ko sa YouTube na may pinakamaraming view ay yung shinare ko kung paano mag-apply sa public school. So, ang ginawa ko talaga dun, bago ako magsimula, nagsulat muna ako ng mga ideas na pumapasok sa utak ko. Nag-notes muna ako. Nag-research ako kung ano nga ba yung mga steps. Nire-reiterate ko. Iniisip ko lahat ng bagay na pwede kong maging topic dun sa video na yun. So, yun yung pinakaunang step na ginagawa ko. Ang magplano. Pag yung video naman na gusto natin gawin ay halimbawa ay instructional video halimbawa sa science, halos lahat naman ng data na kailangan natin ay nandun po sa halimbawa, pwede tayong mag-source sa libro or pwede tayong mag-search sa internet. Yung unang step na ginagawa ko, nagpa-plano po ako. Ayan po, step 2, outline preparation. Gumagawa po ako ng script and or storyboard. Hindi ko po nilalagay yung pinakang sasabihin ko, hindi ko po nilalagay yung mga babanggitin ko. Ang nilalagay ko po dun sa outline ko ay kung ano yung mga points na dapat kong madiscuss. Bakit ako gumagawa ng outline? Kasi technically pwede naman tayo mag-impromptu lang eh. Pwedeng istan, lilagay natin yung camera, tutok natin sa atin, record na tayo. Pero bakit ako kailangan ko pang gumawa ng outline? Bakit pa ako gumagawa ng script at storyboard? Maganda rin po na meron tayong outline or storyboard kasi alam natin kung ano yung magiging flow ng video natin. Maganda rin na maganda yung pagkakasunod-sunod ng idea natin para hindi pa ikot-ikot yung idea na sasabihin natin dun sa video. Maganda rin na parang, kumbaga, parang teacher na nagpe-prepare ng lesson plan, gumagawa rin tayo ng mga ng story or yung pagkakasunod-sunod, script. So, yung isa pa sa bagay ay kokonti yung silent moment. Kasi kapag wala tayong script, kadalasan, iisipin pa natin kung anong susunod nating sasabihin, mas mahihirapan tayong mag-edit kasi dadami yung mga moments na wala tayong sinasabi. So, ang kagandahan na itong may script na to, organize na yung thoughts natin kung ano yung mga i-explain natin dun sa video na to. Maliban na lang kung yung video na gagawin natin ay vlog or impromptu, siguro kahit walang script, okay lang po yun. Pero kung instructional video yung gagamitin natin, ay gagawin natin, mas maganda kung meron tayong outline na naka-prepare na. Step 3, ayan na po. Isa sa pinakamahirap na part ng pag-video. So, recording. Either video recording, or pagre-record ng voiceover, or pagre-record ng screen. Uso na rin po ito ngayon. Kung ano yung nasa screen ng cellphone, kung ano yung nasa screen ng laptop, ire-record lang, tapos i-edit, pwede na rin siyang i-produce as a video. Or po, pwede rin po tayong kumuha ng maraming picture. Bakit po? Anong gagawin natin sa picture? Isang format po ng video ay slideshow. Pag sinabi nating slideshow, mga picture po siya na pinagsunod-sunod lang, na meron din story doon, pwede natin lagyan ng caption. So sa recording, sabi ko nga po kanina, kahit cellphone lang, okay na tayo mag-record eh. Okay din kung meron tayong camera. So ang mga tips na mibigay ko habang nagre-record, maganda po kung yung recording device natin ay stable or hindi shaky. Pwede natin ilagay ito sa tripod or pwede natin isandal ito sa mga libro. Pwede natin isandal siya sa bote. Pwede natin siyang isandal sa mga sturdy na bagay para maging stable yung video natin. So sa recording, yung linaw kasi siya, yung quality ng record niya ay nakadepende dun sa device na gagamitin natin. Kung mas maganda yung quality ng video, syempre mas maganda yung magiging output natin.
ang dapat natin i-prepare kapag nagre-record ay yung memory ng ating device. Kapag nagre-record tayo ng sobrang linaw na video, malaking memory yung nakakain niya. Halimbawa, 5 minutes na video lang, nasa 1 gig na siya kapag sobrang linaw ng video. Maganda na yung device natin na gagamitin ay merong malaking memory. So kung gagamit tayo ng camera, maganda na malaki yung space din sa memory card. Sa cellphone natin, kadalasan naman, karamihan naman ng cellphone ngayon, ang lalaki na nung memory niya. Ang daming yung cellphone ngayon na hindi na nilalagyan ng memory card. Yung built-in memory pa lang, sobrang laki na sa pagre-record. Isipin lang din natin na tuwing nagre-record tayo, kung gaano kahaba yung oras na nag-record tayo, mas mahaba pa dun yung oras na mag-e-edit tayo kasi papanoorin pa natin yun. I-analyze pa natin yung video. So bago natin matapos yung pag-e-edit nun, syempre yung oras na gugugulin natin ay mas mahaba dun sa pagre-record ng video. Kapag nakapag-record na tayo ng video, ano yung sunod na step na ginagawa ko? So magpe-prepare na ako ng files. Lahat ng video na nakuha ko, pagsasama-samahin ko sa isang folder, lahat ng audio na gagamitin ko, pagsasama-samahin ko na sa isang folder. Ako, meron na akong collection ng mga sounds na ginagamit ko, mga background music, mga beat. Maraming nadadownload na ganun online, mga background music, depende sa team, merong lively, merong iba't ibang uri ng music. Ano lang po yung reminder natin? Kapag po tayo ay magda-download ng audio, ng mga music files, kung personal use lang naman po, pwede kahit anong music yan. Halimbawa, kung papalabas lang po natin sa bahay, kung ipapalabas lang po natin sa small gathering. Pero isang reminder po, kung gusto niyo po mag-upload ng video sa YouTube, ang gagamitin lang natin na audio files ay yung walang copyright. Yung free to use. Yan yung isa sa mga errors na na-encounter ko nung first time kong nag-upload ng video sa YouTube. Kapag nag-upload ka kasi ng video sa YouTube, i-claim ng ibang tao yung video mo. Bakit? Kasi gumamit ka ng sounds na pagmamayari ng iba. Gumamit ka ng sounds na, halimbawa, yung mga sikat na kanta ngayon. Kasi, di ba, maganda kung yung video mo, lalagyan mo ng sikat na kanta. Lalo na yung mga tugtog ngayon na nagte-trending. Maganda kung may papasok natin sa video natin yun. Ang problema nga lang kapag ganun, magkakaroon tayo ng copyright warning. Sa YouTube, automatic siya. Yes po, kailangan natin siya i-consider. Lalo na kapag yung video natin ay gusto natin na pagkakitaan. Kasi pwede tayong kumita ng pera sa YouTube. Pero halimbawa, ako, yung mga video ko po sa YouTube, meron na siyang advertisement. Kasi nahit ko na po yung minimum niya na 1,000 subscribers, 10,000 hours. Once na mag-upload po ko ng video na mayroong copyrighted na music, dun po sa may-ari ng music mapupunta yung kikitain ko. Ganun po. Kahit 10 seconds lang, kahit 5 seconds lang, madedetect po ng YouTube yung nagumamit ka ng materials na copyrighted, wala ka nang kikitain dun. Lahat ng kita mo mapupunta na dun sa ibang, dun sa producer yung kanta sa mga ng kanta. So, yun po yung reminder ko, kapag gagamitin po natin sa social media, gumamit po tayo ng mga free to use. Pero kung personal use lang, pwede naman po tayo gumamit ng mga sikat na tugtog, na music, ayan. Marami naman po makikita sa YouTube niyan. Halimbawa, boring, para sa akin, medyo mababang yung kapag yung video mo ay nagsasalita ka lang. Mapapansin nyo dun sa mga halos lahat ng video sa YouTube, habang nagsasalita yung isang speaker, meron siyang background music. Meron kayong background music na rin. Nagdadagdag kasi ito ng quality dun sa video. Para nagiging mas lively yung video. Pero syempre, gagamit tayo ng audio na akman sa tema ni yung iba pang files na kailangan i-download. Katulad ng mga captions, katulad ng mga pictures. Dun sa ibang editing software, hindi natin kayang maglagay ng picture over another picture. Kaya mamaya, magbibigay ako ng mga softwares, mga application na ginagamit ko personally kapag edit ako ng video. Okay, so review lang natin. Step 1, brainstorming. Step 2 will be about writing a script. The third step is recording the video. Step 4, eto nga, pagpe-prepare ng mga media files. And yung panglimang step po natin na yung editing. Kapag first time yung makita yung editing table, ang mga makikita nyong parts dyan ay yung pinaka makikita nyo pong part dyan ay yung timeline.
yung timeline, diyan yung makikita yung video nyo. So makikita nyo na mahaba yung magiging timeline nyo. So ano yung una kong ginagawa doon? Una, ang unang step po na ginagawa ko kapag nag-edit na ako ng video ay titrim ako or nagka-cut ako ng mga moments na gusto kong matanggal. Halimbawa, pag nag-re-record po ako, meron po akong bagay na nagkamali ako ng sabi. So ang gagawin ko, i-explain ko ulit. So doon sa raw files, dalawang beses mo in-explain yung isang bagay. Isang beses na in-explain mo na parang merong maling part, tapos yung tamang pagkaka-explain na. So ibig sabihin, dalawang beses mo na-explain yung isang bagay. So syempre, puputulin mo na yung una mong in-explain. So yun, cut mo na yun. Meron kang part na halimbawa, tatlong segundo, hindi ka nagsalita. Tatlong segundo ay dead moment lang siya, ganun. Ang ginagawa ko rin doon, kinakat ko yung 3 seconds na yun kasi pag naipon natin yung maraming 3 seconds na yun, kasi halimbawa, bawat statement, nagpapahinga ako ng 3 seconds. Bawat statement, nagpo-pause ako ng 3 seconds. Pag naipon yung 3 seconds or 5 seconds na yun, na maraming ganun, ano mangyayari? Sobrang laki nun. Minsan nga, isang beses, ang video na na-record ko ay 15 minutes. Pero after ko i-cut yung video, after ko mag-trim ng video, ang natitira na lang ay 3 minutes. Ang natitira na lang ay 5 minutes. So ganun, karami yung na-cut ko na. Okay. Para sa akin, ito yung pinaka-importanting part ng pag-i-edit. So yung pagka-cut or pag-trim. Kung meron din naman tayong pagka-cut, pwede rin naman tayong magduktong ng video. So halimbawa, in-stop mo na yung video, lilipat ka ng location, pe-play mo ulit. So meron ka ng dalawang video files nun. Kapag nag-edit ka ng video, syempre, pagduduksungin mo na yung dalawang files. Pero bago mo pagduksungin yun, pwede natin lagyan sa gitna ng transition. Ano yung transition? Yun yung mga bagay na nilalagay natin sa gitna ng dalawang video para maging smooth yung flow ng video. Pwede tayong gumawa ng transition na manual, meron din transition na computer generated. Ang pinakamadali doon ay yung computer generated. Halimbawa, from the first video, magpe-fade na lang siya sa second video. Idadrag lang natin yung effect na yun. Halimbawa naman ay magiging will pala. Okay, so yun. Maraming effects na nakaload na sa video. Depende sa editing software. Pwede rin tayo mag-manual na transition. Paano yung manual transition? Ang pinakasikat na manual transition na ginagawa ng mga nagbablog ay tatakpan yung lens ng camera. So anong mangyayari din sa video pag tinakpan natin yung lens ng camera? Magbablock. Magiging black yung screen. Tapos pagpunta natin sa next location, sisimulan natin yung video na nakatakip yung kamay natin sa camera, tapos bubuksan uli natin yun. Pag pinagtagpi natin yung video na yun, tapos pinaikli lang natin yung oras na nag-black, maganda yung effect niya sa video. So ang mangyayari, halimbawa nasa isang location ka, tinakpan mo yung screen, tapos pagbukas mo ng video ulit, nasa ibang location na. So maraming ganun na tinatawag na manual na transition na yung creativity ng nag-e-edit or creativity ng nagbibideo ay masusubukan para dun. Next, adding captions. So importante din na naglalagay ng caption. Halimbawa, dun sa video mo, mag-share ka ng link. Pwede tayong maglagay ng link mismo dun sa video, pero mas maganda, ilalagay din natin sa description ng video yung link para i-click na lang nila. Kasi ang disadvantage lang ng text na nasa video ay hindi natin pwede i-copy or hindi natin pwede i-shade, hindi natin pwede i-click. Naka-embed na siya dun sa video. Next, adding sounds. Ayan nga, yung sinasabi ko kanina na background music. Then again, yung reminder ko kanina kung ano nga yung mga music or mga sounds na kailangan natin gamitin, kailangan ay yung free to use. Yung iba rin, naglalagay ng sound effect. Halimbawa, yung tawa or iba't iba pang sound effect na maririnig natin sa mga video kasi nagbibigay siya ng flavor dun sa video. Nagbibigay siya ng additional sounds. Siyempre, pwede tayong maglagay ng graphics. Halimbawa, may na-explain tayo isang bagay, pwede tayong maglagay ng picture dyan sa video para mas makita ng mga tao yung ina-explain natin. So, pag ganun, kailangan na natin na dalawang timeline. Ayan. Yung unang timeline, para dun sa video mo na nag-explain. Yung pangalawang timeline, para dun sa picture or video ng ina-explain mo. Pwede nyong pagpalitin yun. Nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo ba mas malaki yung mukha natin dun sa video or kung gusto ba natin na mas malaki yung bagay na ina-explain natin. So nasa discretion na natin yun kung ano nga ba yung bagay na gusto natin na mas malaki. And many more. Sobrang daming bagay pa na pwedeng mangyari habang nag-i-edit ng video. Lalo na yung mga special effects, yung mga advanced na yun ang mga nangyayari sa editing.
So, sa industry, hindi lang naman sa education, hindi lang naman sa YouTube nakikita yung pag-edit. Pati sa mga commercial sa TV, makikita natin ang ganda ng flow ng commercial. Kahit 15 seconds lang yung commercial, kahit 30 seconds lang yung commercial, parang ang dami nilang bagay na na-explain dun. Kasi maganda yung pagkaka-edit ng commercial. Sa mga movie, yan, kung mahilig tayo manood ng movie. Sa mga movie naman, syempre mga professional na yung mga nag-edit nun. Tsaka sa movie, marami silang camera. Kung mapapansin natin kapag nanonood tayo ng pelikula, nagpapalit-palit ng angulo yung movie. Minsan nakaharap dun sa tao, minsan side view, tapos bigla na lang lilipat dun sa kausap niya. So nagkakaroon ng conversation, magandang effect yun. Kung kaya natin gawin yun, pero mahirap yun, kasi kailangan dalawang recording device, two or more na. Pero maganda siya, magandang effect siya. Ayan nga, etc. Marami pang bagay na pwedeng mangyari dun sa pag-i-edit. So ano nang mangyayari kapag pagkatapos natin i-edit? So step 6, ito hindi dapat natin pinapalampas to, hindi porque tapos na tayo mag-edit ay okay na yun. Ako, pinapanood ko ng tatlong ulit yung video na in-edit ko. Kaya nga, minsan nga nasasawa na ako sa mukha ko pag ganun kasi bawat panood ko may nakikita akong mali. So bago natin i-finalize yung video, pwede pa natin i-edit yung mga bagay na yun. Halimbawa, hindi synchronize yung boses mo dun sa video. Pwede natin i-review yung video. So, ipapanood muna natin sa iba bago natin i-publish. Okay, so sa terminology ng pag-edit, meron tayong dalawang term na ginagamit. Save at export. Magkaiba ba yung save tsaka export? Ayan, nung first time ko mag-edit ng video, nalito din ako dito. Nung first time ko mag-edit ng video, sinave ko na yung video. Ayan, so grade 8 ako noon, yung sabi ko nga, yung kwento ko nga kanina na pinag-edit kami ng teacher namin, ay nakita ko, nanonood yung teacher ko na, tapos si Mambuya na, hi. Pinag-edit niya kami ng video about dun nga sa quadratic equation. So sinesave ko na. Pag sinesave ko, hindi ko siya mapanood as video file. Yun pala, kapag ang ginamit mo ay save, ang mangyayari nun ay, ang masesave mo yung editable version ng video. Halimbawa, kung ang ginagamit mo ay movie maker, ang sinave mo ay parang yung editable version pa lang ng video. Ngayon, kung gusto natin i-export yung video, merong hiwalay na, may hiwalay na pinutan doon kung saan pwede natin i-export. So yun, magkaiba yung save tsaka export. Kasi hindi katulad sa PowerPoint, hindi katulad sa Word. Kapag sinave na natin, yun na yun, nakasave na, pwede na natin ma-view. Sa video production, pag sinabi nating save, ayan, pag sinabi nating save, isa-save natin yung file. Halimbawa, gabi na, hindi natin matatapos yung ine-edit natin, isa-save muna natin. Para kinabukasan, pwede natin ituloy yung pag-i-edit. Pag final na yung video, pag wala nang error, kapag confident na tayo dun sa quality ng video na ginawa natin, pwede na natin siya i-export. Okay, ngayon sa pag-i-export, marami ring option dyan. Tatanungin tayo kung ano yung quality ng video na gusto natin. Mas mataas yung quality, mas malaking memory ang masasakop niya. Pero pag mas mataas na quality, mas malinaw. Kahit panoorin natin sa TV, malinaw pa rin siya. Kahit panoorin natin sa projector, malinaw pa din. Unlike yung iba, kapag sinave natin siya ng low quality, maliit nga lang yung space na gagastusin niya, sobrang liit din ng quality niya. Halimbawa, sa cellphone lang siya malinaw. Pero pag pinanood na natin sa computer, medyo nag-square pixelated na siya. Kasi nga, mababa yung quality. Doon naman sa pag-export ay depende kung ano yung purpose natin doon. Kung ang purpose naman natin ay pag-edit sa ng video sa YouTube, mayroon na rin silang requirements kung gaano kalaki yung files na pwede natin i-upload. Mas malinaw. Kung mapapansin nyo, pag nanonood tayo ng video sa YouTube, merong settings doon kung gaano kalinaw yung gusto mong maging video. Yung 360p, 420, 720, or 1080. Habang tumataas yung number, lumilinaw yung video. So, ibig sabihin ba nun, in-export nung video na maraming beses? Ah, hindi naman. Pag sa YouTube, nag-publish ka ng video, kung gaano kalaki yung quality, ganun na yun. Tapos, depende sa bilis ng internet, nagbabago yung quality. Kasi, di ba, mapapansin natin, habang nanonood tayo ng video sa YouTube, bigla na lang lumalabo yung video. Yun ay dahil automatic na nag-decrease yung quality niya kasi nga, bumagal yung internet connection. Okay, so balik tayo dito sa step 6 na to. Export. Ang pinaka-common na format ng video ay MP4. So, yun. Pag MP3 kasi audio na yun. Pag MP4, video. Pero marami pang ibang uri ng extension. AVI, web, and iba't iba pang extension. As a standard, ang pinaka-common na format ng video ay MP4. Okay, so yun na. Na-export na natin yung video. Okay na, na-save na. So, meron ba bang next step?
Okay, so sharing, kung paano natin i-share yung video, either sa classroom or sa social media. After ba natin ma-upload yung video, doon na natatapos yung video na yun? Hindi. Kadalasan yun sa social media, kapag nag-upload ka ng video, meron na tayong tinatawag na comment section. Ayan, so magbibigay ng reaction yung mga nakapanood ng video natin. Kung sa classroom natin pinalabas yung video, ganun din, magkakaroon din ng question after nung video. So, nakakatuwa lang na kapag naggawa ka ng video, marami kang reaction na makukuha. Lalo na dun sa, naalala ko dun sa video na in-upload ko sa YouTube, yung isa dun, ang daming nagtatanong. So, parang follow-up question. So, base dun sa mga question, mga follow-up question na binibigay nila, magkakaroon ka ng idea kung ano yung next na video na gusto mong gawin. So, yun na yung sa YouTube. Pero sa classroom, syempre, meron tayong sinusunod na curriculum. Kung gusto ba natin mag-prepare tayo ng video about doon and many more. Okay, so yun yung steps ko. So, 7 steps. Medyo mahaba, medyo matrabaho. Pero, pag sinunod yung step na to, magiging organized yung pag-edit nyo ng video. Mukhang sobrang linaw ng explanation kaya walang sample video sana, sabi ni Ma'am Chris. Okay, so yun nga po, medyo challenge po sa sample video kasi medyo mabagal yung laptop na gamit ko ngayon. Pero sige po, okay, itatry ko po ngayon kung paano po ako gumagawa ng video. So nag-record po ako kagabi ng pwede kong video. Ayun po, medyo mabagal siya magbukas eh. Ayan, so halimbawa ito. Ito yung video na nirecord ko kahapon. So sobrang haba na ito. 10 minutes. So makikita nyo 3.8 gig, sobrang laki niya. Okay, try ko pong i-open sa video editor. And personally, ang ginagamit ko pong video editor ay yung pinaka-basic, Movie Maker. Kasi libre lang po ito. And po, antayin ko lang po magbukas. Okay, so habang nag-open po, siguro tuloy ko po muna ito dun sa editing apps bago ako mag-sample po mismo. From current slide. Okay, so ano-ano yung mga best na pang-edit na apps or software sa computer or sa cellphone? So meron tayong tinatawag na freewares. Yung freewares, yun yung mga application na pwede natin ma-download ng libre. Walang hidden charges. Kasi yung iba, makikita nyo, libre nga, pero after 1 week, after 1 month, sisingilin na kayo ng membership. Ito, yung mga nakalista dito na 5, ito yung top 5 na, pero dalawa lang dito yung nagamit ko, yung Windows Movie Maker tsaka Blender. So para sa akin, ang pinaka basic sa lahat ng basic video editing, pag gusto po natin mag-edit ng video, ay yung Windows Movie Maker. Kapag meron po kayong Windows na laptop, libreng-libre po itong i-download. Ang disadvantage lang po ng Movie Maker, isang timeline lang. Hindi tayo pwede magdagdag halimbawa ng picture sa ibabaw. So, hindi katulad nitong number 3 to 5, pwede tayo maglagay ng multiple timeline. Ayan yung mga freewares na tinatawag para sa computer. Ngayon, kung meron naman po tayong budget na konti, pwede tayo mag-download ng mga paid na software. Ayan, ito yung para po sa akin na top 5 na pinaka-paid na software. Ayan, Adobe Premiere, Final Cut, Wondershare Filmora, Cyberlink Power Director and Corel Video Studio. So para sa akin, ang ginagamit ko po ngayon ay yung Filmora. Balik po tayo dun sa freeware. Isa pang disadvantage ng freeware ay nagkakaroon ng watermark. Ano yung watermark? Makikita nyo dun sa ibang video, nakikita dun sa iba. Halimbawa, this video is made in this software. Edited in this software. Or minsan, meron pang commercial sa dulo. Yun ang disadvantage kapag libreng software. Merong watermark na tinatawag. So parang para sa akin, medyo naano ko doon, nadidistract ako doon sa mga watermark. Kahit maliit na watermark lang, nakaka-distract siya. Pero ano yung purpose ng watermark? Para i-promote yung application nila. Marami naman choices tayo pag gusto natin ay mas advanced na editing. Ayan, ang pinakasikat po na pang-edit ngayon ay Adobe Premiere. Marami siyang variations. At katulad ng Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Rush, Adobe Premiere, ito yung ginagamit ng mga editor sa pag-edit ng mga movie, ng mga commercial. Medyo marami siyang options, meron marami siyang
bagay na pwede mapusisi, pero sobrang ganda niya na software. Ngayon, so bakit ang personal choice ko ay Filmora? Kasi yung Filmora ay user-friendly. Ang daling intindihin nung, ang dali niyang intindihin. Hindi katulad ng Premiere Pro, mas advanced nga siya, pero ang hirap hanapin ng mga features. Ganun din yung Final Cut. Ang ginagamit ko po dito dati, nung college days po, Power Director, etong nung nag-YouTube na po ako, ang ginagamit ko ay Filmora. Yan na lang po ipagsabi, pero nung nakukuha ko po ng libre itong mga application na to, ayan, dati pa, pinipirata ko po itong mga ganitong application dati, pero hindi na po ngayon. So, bawal po daw yun, pero parang trial lang po siguro, no? Pinipirata ko siya dati, pero ngayon, syempre, kahit pa paano, mag-give back tayo dun sa mga nakatulong sa atin noon. Ngayon na may budget na tayo, siguro, bilhin na natin ng legal. So, yung bilhin na tayo ng totoong license. So, ayun, thank you po sa DepEd kasi sa DepEd binigyan kami ng license ng Adobe. So, lahat ng application ng Adobe, meron na kaming kopya. Para yun nga, sabi ko nga po dati, bibili pa ako ng license nito, ang mamahal pala, mga 3,000 per year, ganun. Lately lang po, namigay po yung DepEd ng libreng Microsoft Office. Binigyan kami ng Adobe products, although hindi lahat, ganun. Napaka-helpful nun. Ang kulang na lang po ay, syempre, magandang device. Ayun, shoutout po sa DepEd, ano, kailangan po ng computer ngayon. Okay, so, dao naman tayo dun sa, ayun po, yung Adobe, binigay po siya sa ICT coordinators. Pag sinabi po natin ICT coordinators, parang designate po siya ng school about, yun sa mga technical aspect po, mga tumuturo. Halimbawa, kailangan gumawa ng video presentation, or may kailangan i-submit online, ayun po, sa presentation po. Okay, next. Siyempre, sabi ko nga kanina, pwede rin tayong mag-edit ng video sa cellphone. Ang mga pinakakilalang application sa cellphone ay ito. Filmora, Viva Video, Kinemaster, and yung Quick tsaka iMovie, parang ang alam ko sa iPhone po yan. Pero kung ginagamit ko po ay DU Recorder. Yung DU Recorder, aksidente ko po lang po ito nakita. Naghahanap lang talaga ako ng pang-record na screen na maganda. Pero pag download ko sa application, all-in-one pala siya. Pwede kang mag-record ng screen, pwede kang mag-edit ng video, and so on. Okay, so check ko na po kung nag-open po yung, ayan. So ito po yung pinaka-basic na ginagamit ko na pang-edit ng video. Pero dalawa po yung ginagamit ko. Itong Movie Maker, tsaka yung Filmora nga po na sinabi ko kanina. Yung Movie Maker, pag magka-cut lang po ako, tsaka pag mag-a-add ng music, yung Filmora, ginagamit ko siya kapag mag-a-add ako, halimbawa, ng picture sa video, kapag mag-a-add ako ng special effects, and so on. So, parang mas advanced siya. Ito po yung ginagamit ko. Shortcut siya ng Wondershare Filmora. And so, subukan ko pong maglagay ng video. Pwede natin siyang i-drag dito sa timeline, or pwede rin natin siyang i-click dito sa add videos. So, halimbawa, mag-a-add ako ng video. Ipa-process pa nung editor yung video bago natin ma-edit. And ito na po yung magiging timeline. So, ito na yung timeline. Kung gaano kahaba yung video, ganun din kahaba yung magiging timeline. So, ayan, ito 10-minute video siya. Pero ang alam ko, ilang beses ako nag-stutter dito, kaya nagpaulit-ulit ako, medyo nabulol ako. Kaya inulit ko yung sinasabi ko, hindi pa siya naglo-load kasi ito po, may status bar sa baba ng file na nilo-load pa siya. Medyo malinaw po yata itong file na to, kaya baka medyo matagal siya mag-export. Ayan, naglo-load na po siya. Okay, hintayin lang po natin mag-load. So, habang naglo-load po siya, sige, continue ko na po itong aking slideshow ko. So, pag mas mabilis po yung computer natin, mas mabilis po siyang maglo-load. Hindi po magiging masyadong malag yung video natin. Kasi ngayon, yung gamit ko lang po ngayon na computer ay 2 gigabytes lang yung RAM nito, kaya medyo mabagal po siya. Paano naman natin magagamit yung video editing sa new normal? Yung DepEd, ang pinapropose niya ng mga approach ng pagtuturo ay dalawa yung main types. So we have modular approach tsaka yung distance learning. So sa distance learning, marami pa rin silang binibigay doon, katulad ng online, telecourse yung sa TV, or pwede rin nasa radio course, and so on. So, paano natin magagamit yung pag-i-edit ng video sa bagong klase? Kasi nung nilabas nila yung distance learning, nagbigay sila ng dalawang uri ng online learning, yung synchronous tsaka asynchronous. Pag sinabi natin synchronous online learning, ibig sabihin nun, live mo na makikita yung teacher. Live natin na makikita yung instructor. Live natin, real-time natin na makikita yung mga estudyante natin. Katulad na itong meeting natin ngayon,
real time nyo akong nakikita, real time yung reaction, yun yung tinatawag natin na synchronous. Pero alimbawa yung estudyante, meron nga siyang internet pero hindi ganoon kabilis. So kahit sabihin natin na meron siyang internet, hindi siya pwedeng sumabay dun sa synchronous learning kasi ano yung minimum requirement nitong Google Meet? At least 1 Mbps yung speed. Paano pag medyo mabagal pa dun? So meron tayong tinatawag na asynchronous na learning method. Asynchronous online learning. Pag sinabi natin asynchronous, yung teacher magpe-prepare siya ng, actually para siyang module pero nasa internet. So mangyayari nun, parang katulad siya nung, ito po kasing summer, meron yung UP, University of the Philippines, meron silang online na trainings, online seminars, ang tawag ay UPOU. UP Online University Model, Massive Online Distance E-Learning. So nakita ko po sa kanila na kahit wala kang instructor, kahit wala kang teacher, meron din mga instruction, meron din mga video, susundan mo lang yung flow, para siyang module, matututo pa rin yung estudyante, tapos merong quiz sa dulo. So pwede natin yung mga na-edit natin na video, pwede natin ilagay dun sa ganung uri ng video. Or kung gumamit man tayo ng Google Classroom, sa Google Classroom naman, pwede tayo mag-post ng iba't ibang mga videos doon. So syempre, pwede natin i-edit muna yung video natin, lalo na pag math or science. Halimbawa sa mathematics, may i-explain tayo kung paano i-solve yung isang bagay. Pwede mag-video tayo na kahit sa papel lang na binibideo natin yung kung paano i-solve yung bagay na yun. Tapos magre-record tayo ng hiwalay, nakasama naman yung mukha natin o yung face natin na ina-explain yung video na yun. Then sa pag-edit, pagpapatungin lang natin yung video na yun. Yung video ng una, pwede rin sa Blackboard. Mas maganda kapag sa Blackboard na halimbawa, sinusulat natin yun. Tapos isang video. Para sa akin, mas maganda na merong mukha nung nagsasalita kasi parang mas interactive siya. Mas maganda siya para hindi lang, halimbawa, kamay lang yung nakikita natin na nagsusulat. Parang mas maganda kapag kita yung mukha nung speaker. Kita yung mukha nung nagsasalita. Maraming opportunity na multimedia sa new normal. So, halimbawa kami, nag-online enrollment kami. Isang part ng online enrollment ay kung ano yung gusto ng estudyante na maging modes of learning niya. So, marami pa rin pumili ng online learning. Kaya tingin ko, magagamit natin yung skills sa pag-edit ngayong darating na new normal. Ay, hindi. Okay, hindi pa rin tapos mag-load. Okay, so, ang last part na po, dapat tayo ng questions eh. Pero, sige, try ko pong tapusin po muna itong pag-load. So, habang nag-load po itong video na ini-import ko, baka po may mga questions po kayo dyan. Kahit i-type nyo na lang po dun sa discussion. And, any questions po? Thank you, Imhel. May mga questions ba kayo? Magtanong na kayo habang may oras pa. Maganda yung mga points na nire-raise mo ngayon, Imhel, tungkol dun sa copyright at saka sa steps talaga ng pagkakaroon ng video editing. At first time kong marinig yung Filmora, so kailangan ko ring mag-explore on that. Ayun, so may tanong si Veneer, saan po magandang kumuha ng mga magagandang audio files? Audio files. Audio files, halimbawa po, na background music, ganun. Sa YouTube, marami na rin po tayong makikita ng ganun. Pero meron akong isang website na ginagamit, pinupunta na audiolibrary.com po yata yun. Check ko mamaya. Doon ako nagda-download ng mga magagandang background music. So, pero sa YouTube, marami na rin. Yun nga lang, gagamit tayo ng YouTube downloader para ma-download pa yung audio files na yun. Tapos i-convert pa natin sa MP3. Pero kung ang hanapin lang na, kung ang need lang natin ay background music or audio files na ganun, YouTube, maganda na rin hanapan ng audio files kasi maraming nag-upload sa YouTube. Yun nga lang, naka-video format siya, i-convert pa natin sa MP3. Yung sa YouTube, ang alam ko lang sa YouTube ay kailangan magbibigay ka ng notice. So, halimbawa, pag nagsa-search ako sa YouTube, okay, sorry, medyo mabagal tong computer ko po ngayon eh. Wait lang.
Ayun, MP3 juice daw at saka ayun, YouTube ano. MP3juice.cc. Yun nga po. Yun yung ginagamit ko na pang rectang download ng from YouTube to audio files. So sinasearch ko lang diyan, halimbawa kailangan ko ng kasi ako nakapag-download na po ako, marami na akong nakatabi na ganito na ginagamit ko. Halimbawa ay background music, ano ba yung term doon? May term po kasi na ginagamit para sa no copyright. Tapos maglalabasan na diyan yung mga videos ayan. Mga no copyright music yan, lahat yan, free to use yan. Ang parang ang gusto lang nilang mangyari ay magbibigay tayo ng credit sa kanila. Ibibigay natin yung link, parang ganun, ilalagay natin sa description yung mga music na ginamit natin. Mayroon dyan music na lively, mayroon dyan music na para sa vlogs, mayroon dyan mga music na good habang nag-explain tayo, and mga bagay pa na yun. So tama yung sinabi nung nag-comment kanina na mp3juices.cc, yun po yung URL na ginagamit ko na, ilalagay lang natin yung URL ng video, ilalagay lang natin yung URL ng video, tapos madadownload na natin siya. Diretso na siyang audio format. Ayan, mp3juices.cc. Ayan, dito rin ako nagda-download ng... technically, kinukuha lang ng mp3 juices yung mga video sa YouTube. Tapos, ayan, ito yung itsura ng website niya. Halimbawa ay, for example, gusto lang natin kunin itong video na to. Ika-copy lang natin yung URL niya. Ito. Ayan, tapos... ilalagay natin dito sa website ng MP3 Juices. Ayan, ipipaste lang natin dito. Tapos, ready to download na siya. Any questions ba po? Yung another term na pwedeng gamitin for the search, keyword na isa-search ay yung no royalty yata. So, yun, no copyright, no royalty. Natutunan ko yan sa previous na session natin. So, marami akong mga terms na natutunan dito sa bago nating room. I may question ako. Sige po, sir. Usually, saan mo nilalagay yung link ng mga ginamit mo ng mga media files na no copyright but we have to cite them, di ba? Sabi natin. We have to cite them. Ilalagay po natin sa description po ng video. Ah, okay. Diba? So, pag pinapload siya sa YouTube, nakalagay na doon. Opo. Sa description lang, hindi doon sa mismong video. Yun nga, iniisip ko baka dapat sa mismong video sa parang post-credit. Hindi naman po doon sa mismong video. Doon lang po sa description. Di ba pag nag... Ah, ganoon. Di ba, Mabit, nag-try na po kayo mag-upload sa YouTube ng video? Oo, pero hindi ko pa na-site yung sounds niya kung saan galing. So, kailangan inalagay ko siya sa description. Yun po. Parang formality lang naman po yun kasi hindi naman po madedetect talaga kung sinite nyo. Pero as a formality po, kailangan po, nilalagay po natin yung... Okay. Okay, that's good. Thank you. Oo, kasi di ba minsan gumagamit tayo ng pop music na una-una, copyrighted yun. So knowing na merong mga available na audio files na non-copyright... at ang kailangan lang talaga i-cite sila. So, better recognize them, their efforts, by placing them on the descriptions pala. Okay, now I learned that thing also. Thank you. Ayan, so nag-load na po yung file. Okay, so, and kung makikita nyo po dito sa Microsoft, dito po sa Movie Maker, makikita nyo po na parang mayroong mga black na lines na umaangat-angat. Yan po yung mga times na nagsasalita ako. So, kung mapapansin nyo po, between dun sa mahabang lines, ang dami pong beses na walang mga, parang hindi po ako nagsasalita. So minsan nga, meron pa po akong blooper. So itatry ko pong i-play. Hindi ko po alam kung magkakaroon po ng sound eh. Okay. May sound po ba? Hindi ko marinig. Okay. Kaya po, meron po ba? May audio po ba yun? Wala sir. Google Tabs lang yata ang kayang may audio pag Google Meet. Okay, so ganito na lang. Hinihingi na lang namin yung graphical representation ng sound. Ah, okay po. So, halimbawa po, makikita nyo po dito sa part na to, parang hindi pa po ako nagsasalita. So, hindi naman po natin pwede ilagay sa video yan, part na yan, kasi parang yan po yung isa sa mga sinasabi ko na dead moments. So, nandito po siya sa edit tools, na-split po natin yung part na yon.
Pero ang shortcut po niya dito sa dito po ay letter M. So yan. So makikita niyo po na nagkaroon po ng division yung video na to. So yun po, i-delete ko na po itong part na to. So magkakaroon na po ng bagong flow. So yan po yung unang-unang step na ginagawa ko. Nire-remove ko po itong mga 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds na mga part po kung saan hindi ako nagsasalita. Lalo na po ito, halimbawa, sobrang haba po ng time na hindi ako nagsalita nito. Tapos hindi niyo lang po marinig, pero ito pong buong 10 seconds na to ay inulit ko dito. So ibig sabihin, buburahin ko po talaga itong unang part na to. Ayan. So halimbawa, gusto po natin maglagay pa ng additional na video. Pwede po natin i-drag lang dito or i-click tong add videos or photo. Ito po yung sinasabi ko na meron na akong collection po dito ng mga files na ginagamit ko kapag nag-e-edit ako. So, halimbawa, ito po yung intro na ginagamit ko sa YouTube channel ko. So, i-click ko na lang siya. Ayan, tapos i-drag ko sa taas. Ayan. So, dalawang video file na po siya, pero, ayan. So, nag-load. Ayan. Ayan po yung intro ng channel ko. So, ini-insert ko na lang po dyan. So, dahil nag-paid block po siya, medyo smooth naman po yung naging transition from first video to second video. Ayan. So, yan po yung ginagawa kong intro ng channel ko. Okay, next. Halimbawa, gusto natin maglagay ng sounds. Ayan, pwede tayo mag-add ng music. Ito. May mga collection po ako ng background music. Ayan po. Mga lahat po yan ay no royalty na. No copyright. I-insert na lang. Tapos meron din ako mga sound effects lang. Yung mga maliliit lang na sound. Halimbawa, ang mga buzzer, ganun, mga tawa, and other sound effects po. Ayan. So, ilalagay natin yung video file. Magkakaroon ng another timeline sa ibaba. Pwede natin i-adjust yung music kung saan magsisimula yung music. Ayan, pagbitin yung music, pwede tayo magdagdag ng another music or pwede natin i-repeat uli yung music na yan. Pag pinlayback natin yan, habang nagsasalita ka, meron ng music. Ang reminder ko lang po, kapag naglalagay tayo ng background music, implahin po natin ng maayos yung music. Kasi minsan mas malakas pa yung background music sa boses natin. Ang nangyayari, hindi po marinig yung boses natin, nasasapawan yung boses natin ng music. I-adjust natin yung volume ng music, ibababa natin ng konti, para maging background music lang po siya. Pero halimbawa, kung ang ginagawa naman po natin ay video montage, music lang po, music lang talaga siya. So lalakasan natin yung volume ng music. So yan. Yan po yung way kung paano ako nag-i-edit ng video. Ito ay kapag nagka-cut lang po ako ng video. Pero paano kapag gusto kong maglagay ng pictures? Halimbawa, magre-react ako sa isang video or gusto kong i-explain yung isang video. Hindi natin siya magagawa dito sa movie maker. Kasi nga, ang movie maker, isang timeline lang. Hindi natin siya pwede patungan ng isa pang timeline. Kaya ako, gumagamit ako ng isa pang editing software. Yun na nga itong tinatawag na Filmora. Try ko pong i-open para makita nyo yung difference ng movie maker sa Filmora. Hindi ko lang po alam kung maglo-load ka agad kasi medyo mabagal po eh. Okay, so habang nag-open po, any questions po ulit? Ma'am Vic, pwede na po ba natin sagutin yung mga questions na nandun po sa registration? Okay. Ano nga ba yung mga tanong na yon? Meron ka bang ano nun, topic? Na-send niyo po kagabi naman sa akin. Pero tanggalin ko na po itong presentation po. Pwede naman po. Ano? Para mabasa ko na lang po. Okay, so basahin po natin yung mga questions po na nandun sa registration. May tanong dito kasi na what are the checklists that we need to have to assess the quality of the video presented? Ipoconsider siguro natin yan for the next sessions, the next Saturday. Okay po. Pero quick checklist po, ang mga pwede natin i-check ay unang-unay length ng video. So kapag yung video na i-upload natin ay masyadong mahaba, minsan nawawala yung interest in the middle of the video. Kaya maganda rin po na na-check natin kung gaano kahaba yung video. Then syempre, check natin yung quality ng video, yung quality ng audio, tsaka po yung synchronization po ng audio tsaka ng video. Gaano kahaba yung instructional video na nagawa mo? Sa YouTube po kasi, ang standard na ginagamit po ng mga nag-upload ay 10 minutes. Bakit po 10 minutes?
Pag mas mababa po kasi sa 10 minutes, hindi ka malalagyan ng advertisement sa gitna ng video. Eh, malaking tulong po yung paglalagay ng advertisement sa gitna. Pero halimbawa, sa quick video lang po, halimbawa pang Facebook, mga 3 minutes po, ganun. Kapag mga parang trivia na video lang po, yan, mga 3 minutes. Pero kapag in-depth explanation, around 10 minutes or more. So, depende naman din po sa topic. May na-upload ka na ba na instructional video sa YouTube channel? Meron po, pero hindi siya instructional videos for students. Ang mga ina-upload ko po ay parang mga instructional, parang mga tips kung paano po, for other teachers. Halimbawa po ay, yun nga po, kung paano mag-apply sa public school, kung paano gumawa ng ganito. Yung video po na pinakita ko kanina ay gagawa po dapat ako ng video na kung paano gumawa ng idea lesson plan. Yung idea lesson plan po, bagong format na ibinibigay ng DepEd para po sa new normal. So, bala ko nga po doon na gumawa ng instruction kung paano po gagawin yung bagong format po ng lesson plan. Mga ganun. Pero, doon po para sa mga estudyante, hindi ko po siya na-upload sa YouTube kasi gumagamit po ako ng mga, yun nga po, mga copyrighted na music. Tsaka copyrighted na video. Hindi lang po music ang nakaka-copyright, pati po mga video. Halimbawa, kumuha ko ng 2 seconds or 5 seconds sa video lang siya sa National Geographic, makaka-copyright po yun ng National Geographic. So, hindi lang po audio ang nakaka-copyright, pati po video. Do you cut those videos when you present that in the classroom? Bago ko po kasi i-present sa classroom, na-edit ko na po siya. So, parang papanoorin na lang po siya for 10 minutes or 15 minutes, tapos discussion po after. Pag kinuha ko po kasi yung buong video, pag nag-search po tayo sa YouTube ng video about a certain topic, kadalasan po kapag educational, around 1 hour, makakain na po yung buong classroom hour. So, kinakat ko po, lalo na po kung ang kailangan ko lang naman po yung start or yung end or yung middle part, ayun po, nakakat ko naman po. So, pwede nang gamitin ang movie maker? Pwede naman po, kung makakat lang. Yun nga po, sabi ko po kanina, kung magkakat lang or maglalagay ng caption, okay na po ang movie maker. Sabi nga po nung nag-message kanina, for beginners, perfect po yung movie maker. I'm not sure kung ano, yung how to convert daw the PowerPoint to a video. Ay, okay po. Kapag ang gamit po natin ay Office 365, yun po yung latest na video ngayon, pwede po natin i-record yung slideshow. Meron po siyang option. Wala po ito sa Office na 2016 pababa. Okay, try ko po i-show sa presentation. Ayan, meron pong picture dito na record slideshow. Ito po, nasa slideshow tab siya. Dito sa, besides sa animation, sa slideshow po, kung saan natin pinaplay kadalasan yung slideshow. Ngayon ko lang po ito nakita na nag-upgrade ako sa Office 365. Meron siyang nakalagay na record slideshow. Pero hindi ko pa po siya nagagamit per se. Ang ginagamit ko po ay video recorder. So marami naman pong application na video recorder. Ang ginagamit ko po na video recorder ay ice cream video recorder. Ang icon niya po ay ito po. Ice cream screen recorder. Yun po yung pangalan ng application. So ginagamit ko po siya kapag manual na ire-record yung slideshow. Pero ito po, nakita ko po, na-discover ko lang po itong record slideshow nung nag-upgrade ako sa pinaka-latest na Microsoft Office. Dalawang paraan po para ma-convert ang slideshow or PowerPoint sa video. Pwede natin gamitin itong built-in na recorder or pwede po tayo mag-download ng screen recorder na manual po natin in-next yung slideshow natin. So, mare-record na po siya. So I think it's really more of discovering how to use all these apps for video making. Para you will also need to learn kung ano yung mga nitty-gritty ng mga apps na to. Technically, ako rin po ay self-learn ko lang din po itong skill na to. Eh, na hindi naman po ito napag-aralan. Pero dahil nagkaroon kami ng project na kailangan i-apply ito, yun nga po, di ba, sabi ko nga po, nagkaroon kami ng project ng high school. Nagkaroon na rin po ako ng interest na ma-discover yung iba't ibang function ng neto, ng pag-e-edit ng video. Nagpalipat-lipat na po ako ng software na ginagamit, nagpalipat-lipat na ako ng editor, nakagamit na rin po ako ng ibang camera, pero yung skill po, nandun pa rin po. Parang sa Excel po, habang tumatagal, dumadami yung formula na alam natin.
Ganun din po sa pag-edit ng video. Ha? Pag tumatagal, dumadami yung mga techniques, mga skill na may apply natin. Tita Christy, meron ka bang additional na comments or questions for Imhel? Share ko lang, talagang pinakamadaling video recording at video editing is the PowerPoint show, PowerPoint presentation converted to video. Napakadali rin yung mag-edit. Itinan mo lang yung slide number ng slides kung saan ka nagkamali. I-edit mo yon, anuhin mo yon. Kasi may mga naka-ano, slide number, ganyan, i-edit slide number, ganyan. Tapos maganda rin yung transition. Pinakamadali, kasi nung nagtuturo ako ng technology sa klase last sem, yan ang ginagamit ko at pinagawa ko talaga sila. And they found, ang mga estudyante ko sa live, yung sa library science, gustong-gusto nilang ginagawa yung PPT editing. Pinakamadali. Wala nang dadali pa doon. Yun lang, yun nga dapat bago talaga ang software mo na Office 2019, yung 365. Kasi pag sa iba, wala. Kasi 39 ni Melody eh. Sinabi ko kay Melody yan, yun ang gamitin niya. Sabi niya, ma'am, hindi pwede sa laptop ko. Kaya nag-recording siya sa Zoom. Okay, thank you. Naka-condenser mic ka ba? Kasi mukhang maganda yung audio mo. Hindi. Yung ano ko lang, yung nabili lang din dito sa Lazada na a webcam with built-in microphone. Dati pa to, pagka tayo nag-uusap, ito na yon. Wala akong mic, wala akong ano. Ikaw na talaga. Built-in microphone. Ah, so yung built-in microphone. Patingin nga, magkano yan sa Lazada? Ikaw, every time na meron tayong ganito, meron kang binibenta. Bago siya, no? Dati pa to, nag-start pa tayo, nag-ano ka pa, first copy, ano mo, yung kera yan. Ito na yon. Nagsimula tayo magano kasi nga dapat gagamitin namin sa Rex. Alam mo, sa Rex kasi may project na i-record namin yung PowerPoint para yun ang papanoorin ng mga participants. So, ang desktop ko lang camera. So, naganap ako na yun, may camera na, may built-in pa. Ito ang nabili ko. Yung condenser microphone, nasa baba, sa laptop ko yung ginagamit. Kasi naka-desktop ako nga. Okay, so kailangan din natin yan for desktop, yung mic at saka. Yun, kaya maganda talaga. Tapos yun nga, napakadaling, in-install ko lang, nasa harapan ko lang ngayon, kaya lang dinikit ko, hindi ko makatanggal. Anong masasabi mo kay Imhel ngayon? Napaupo ba siya dati? Sabi niya, bumingkap siya. Pero ang alam ko, Imhel noon, ang pinagtatanungan ko ng mga Excel dati, PowerPoint, yan din ang nagtuturo sa akin. Nandun pa lang kami sa hallway bago ako magturo. Siya muna ang tatanungin ko when it comes to technology. Yan ang ano niya, Imhel, diba? Thank you, Imhel. Thank you for sharing and mentoring us, Imhel, sa mga technology knowledge mo. Ikaw, ER, do you want to add more? I-comment ko lang din yung ano niya, yung how he emphasized the idea of copyright. Kasi yun talaga ay importante na ma-recognize ng mga teachers. At sabi nga niya, you can earn as much as, you can earn as long as you properly, how do we describe it? Yung parang you follow the standards of YouTube. Hindi naman natin sinasabi, ina-advocate na mag-YouTuber ka na or something. But when you are doing something na two-bladed sword, you are doing it for instructional purposes. At the same time, you wanted to share it to others. So why don't you make it more legal at the same time following a certain protocols, which is really important. Okay. Si Grace yata, meron ding i-share. Yes. Nabasa ko yung kanyang mga comments. Hello po. sobrang nakaka-relate po ako kay Sir kasi talagang journey po talaga yung para sa akin din yung learned skill ng pag-video editing ko. Lalo na sa school, kapag nalaman talaga nila na you know how to edit videos, lagi kang pagagawin kahit hindi po sa loob ng classroom. But then, dahil dun po, mas natututo ka hanggang ma-master mo, mas madali ka po maka-adapt doon sa mga bago na lumalabas, nga, lalo ngayong new normal.
So, kung may learn skill ka na po doon, mas mabilis ka na po matuto doon sa mga bago pa na ano, meron. So, ako naman po, same, halos same po doon sa ginagamit din ni sir, except for yung Movavi. Pag may mga kakilala rin po kasi ako na meron silang alam na bago, titignan ko po kung kaya ko. Eh, na-explore ko, explorer lang talaga din po. Pagdating sa ganyan, parang ano, na-motivate ka kasi nakikita mo rin na ay, effective, maganda, bago, ganun. So, thank you, sir, sa mga shinare mo sa amin ngayong araw. Marami rin po akong nakuha na tips. Yun po. Si Sir Joel, ano yung po ang maiko-contribute nyo ngayon sa ating session? Oo nga, Sir Joel. I-invite pa naman kita. Baka natutulog ka, Sir Joel. Sir Joel. Si Sir Bryl. Wala, Sir Joel. Si Bryl. May tanong din kanina si Bryl. Ano yan? Ito yung tanong ni Bryl. Sir Imhel, tama po ba audiolibrary.com.co? Double check ko po. Siguro ito yung parang he is asking about yung mga non-copyright na audio file. Nakita ko lang din po yung website ng audio library. Link din po siya dun sa YouTube. So, napakinggan ko po yung non-copyrighted sound sa YouTube. Para ma-download mo siya, i-re-redirect ka niya po dun po sa website ng audio library. Na ito double check ko nga po ngayon kung ano po yung tamang URL. Okay, so habang nag-check ka, pakinggan natin si Veneer kung anong masasabi. Ako po ay madaming natutunan, ma'am, kay Imhel. Simula naman, ma'am, nung college, talagang siya po talaga ang resource ng knowledge po about sa mga video editing. At hanggang ngayon ay ganun pa rin naman, ma'am. Kaya ako, ma'am, mas na-inspire po talaga akong mag-effort po na matuto pa rin kahit papaano. Actually, hindi ko po kasi talaga forte yung technology. Pero pag nakikita ko po kasi yung mga outputs po ni Imhel, talagang nakikita ko po yung potential niya na kung paano po matututo yung mga estudyante. Kaya ako, ma'am, pag may mga concerns din naman po ako regarding technology, hanggang ngayon kay Imhel pa rin po ako nagtatanong. Ngayon po ay mas marami akong natutunan at mahaba-habang pag-share ang nangyari po ngayong araw. Sana hindi magsawa, ma'am, si Imhel mag-answer po ng mga queries. Tama. So, siya talaga ang ating subungan at pupuntahan kung may mga ganong conditions, ano. So, ano yung link na ano, .com.co, hindi .com.com. Meron pong built-in na audio library sa loob po ng YouTube. Parang in-adapt na po nila na nag-merge na po yung studio.youtube.com. Meron po silang sarili audio library po na doon po magda-download ng mga audio. Nandun po sa YouTube Studio. Yan yung sinasabi ni Jigs, Ma'am Vic. Ang nakalagay nga ay audio library, then music for content creators, and they mentioned that ano, they promote vlog, no copyright music, royalty free music, and creative common music for content creators. Siguro yun lang dapat natin silang ma-mention doon sa description. So, sa description okay. Pero ang ano doon, ang concern doon, kailangan kang mag-download ng YouTube license. Hindi mo magda-download ang YouTube audio library kung ang YouTube mo ay hindi licensed. Yun ang isang ano ng so kung audio library. Ano ibig sabihin nun? So may Microsoft ka or you have to sign in to YouTube? Mo, oo, babayad. Bayad, may bayad ka sa YouTube. Premiere. Sa YouTube, oo, free na yung audio library mo. Doon ka makakakuha. Kasi license yung YouTube mo. So only rich kids can afford that. At saka yung may concentration talaga sa video making. Thank you really, Imhel, for this session. I've learned a lot about videos. Sana yung thank iba you. Pang makapanood dito would be able to enhance their video making. Ano yung isa kong na-realize dito? So, kailangan ng storyboard. Magaling ka rin mag-edit if you want. At saka kailangan mo ng maraming, I mean, hindi naman marami, you know, you have your tools for video making at saka video editing. At ano ang makukuha mo when you are pursuing this creative process? Pwede kang kumita, ayun talaga, no? Kumita. At the same time, you will also improve in your skills. Ang sabi ni Ma'am Grace na improving your skills as you
accept projects na pwede kang mag-edit from the different apps na pwede mong gawin. So ang request ni Madam Loris is a step-by-step way of editing siguro. So do you have that one in your YouTube channel email, or you want to come back and do that also with us for a little bit of a workshop? Ang naka-schedule sa atin next meeting is how to do storyboard in video making. So connection siya from Jigs to Imel at saka to Aleli next Saturday. If you have the free time, you could also do that. And then maybe Imel can come back for how to do it step by step. Kasi yun yung request ni Loris to do that one next time. So, any other closing remarks, Imel? Thank you po, Ma'am Vic, sa opportunity. Kahit po, ngayon lang po ako nakapag-speaker po ng ano, ng online na ganito po. Kasi nagkakaroon naman po kami ng ganito sa school, sa district, sa division. Pero listener lang po lagi ako. Medyo curious nga din po ako kung paano magpo-flow po yung gantong program sa kung ikaw na yung magiging speaker po. So, uh-huh. Thank you opportunity. Thank you rin po dun sa mga nag-join. Ayan po, dun sa mga co-teacher ko po na nag-join, ayan po, marami po akong nakita. So, nung na-share ko po yung link, mga nag-join po sila. Uh-huh. Ayan po, sila po sa mga, sa inyo po, sa mga dati ko pong professors, dun po sa mga batchmate ko, kay Benner po, tsaka kay Brian. So, ayan po. Sana po yung maulit-ulit. Okay, so sana maulit-ulit at makapagbigay ka ulit ng chance to share it with other people. At truly, sana ma-invite ka rin to do more speaking engagements kasi it will also enhance and be able, and you will also be able to share to other science teachers na may passion din for video making. As a closing, kailangan nating magpa-picture. So, get ready with your mugs at turn on your videos para sa ating historical event this morning. Para sa ating picture taking. Sir Joel, sa susunod, mag-attend ka rin if you have the time. Okay, take two. Opo, ma'am. Nasaan na? Ate Christy, wala kang video. Ready? Meron na pa. Si Brian, wala rin video. Ako. Ayan. Okay. Loris, wala kang video. Wait lang. Ready? 1, 2, 3. Brian, sa susunod, mag-attend ka ng session, ano? Manood ka nung kay Jake, sabi niya. Bawal daw yung background na ay nasa likod mo yung window. Pareho tayong dalawa, di ba? So, kasi it will create a halo in the background. Nice meeting you, Brian. So, bye-bye, everyone. Have a nice lunch. See you next Saturday. Bye-bye. Bye, R. Bye. Thank you. God bless.